Spokesman po, hindi spokesman, deputy director ng International Rice Research Institute, ano ho, nandyan po sa Los Baños, Laguna. Doc Bruce, magandang gabi po. Magandang gabi naman sa inyong lahat, Kuya Angelo, Congressman Palmones. Ayan, o. Director, ang concern ho namin ngayon, ano ang epekto nito pong El Nino, itong tumitinding El Nino, puno problema natin, sa rice production, hindi lamang ho siguro ng Pilipinas, kundi ng buong mundo? Magandang tanong yan, Congressman. Mm-hmm. Alam mo rin nyo, itong El Nino ay ang principal impact na ating ina-expect ay drought. At meron ng conclusion ng ating mga siyentipiko na ang drought na to ay umiiral na sa parte ng India. Meron ding drought signs sa Indonesia, sa Thailand, at meron na rin lumalabas dito sa ating bansa sa Pilipinas. Okay. Kaya ito ay minamatsyagan natin na mabuti upang malaman natin kung ano nga yung epekto sa ating rice production. Why specific on these areas, Director? Ito ho ba yung mga rice producing countries ng mundo? Of course, kasi ang IRRI of course focuses on rice, kaya yung mga rice areas ang binabantayan namin. Mm-hmm. Pero meron ding itong epekto sa iba't ibang produktong nasa ating mga farm. Mm-hmm. Ang specialty namin ay ang rice, kaya binamantayan namin talaga yung mga rice areas. Ang India, kumusta pong epekto nito sa India? Ang nangyari sa India po ay na-delay ng ilang linggo ang kanilang planting. Okay. Kaya nag-a-adjust naman ang mga magsasaka sa mga planting na to. Yan din ang mangyayari sa ating sariling bansa dito. Pero meron naman silang sapat na irrigasyon kahit paano? Actually, karamihan sa India, especially Eastern India, ay maganda ang rainfall. Kaya doon na-co-concentrate ang kanilang rice planting. Hindi, at saka maganda naman ang kanilang investment sa irrigation. Kaya ang problema nga lang, of course, ang ating mga rice fields talaga nagre-respond yan pagdating ng ulan. Kaya hinihintay din ng mga magsasaka ang ulan na yan. Hindi, saka delay yung ulan na by about a few weeks. At saka ang India, talagang malawakan yung kanilang rain harvesting technology, facility, di ba? Well, talagang ang Eastern India, bagay na bagay sa rice production niya. Mm-hmm. At doon nila kinoncentrate ang kanilang rice production. Ang India ngayon ay second largest producer of rice in the world. Okay. Pero saan nila ini-export? America? Most of their production talagang domestic consumption. Yan. At naman domestic lang? Alam mo ninyo, ang production nila, umaabot yan ng 110 million metric tons. Uh-huh. Eh, sa atin dito sa ating Pilipinas, mga 19 million lamang. Sa kanila, sumusobra ng 100 million. Eh, pangalawa naman sila ang pinakamaraming tao sa buong mundo eh. That is true. Kaya kinakain nila ang karamihan sa kanilang produksyon. Okay. What about Vietnam? Vietnam, there's not much effect right now. Mm-hmm. And nakikita naman natin sa movements ng presyo na malaki-laki pa rin ang mga stocks sa Vietnam, malaki pa rin ang stocks sa Thailand, kaya hindi pa rin nagre-respond yung market sa kinatatakutan na El Nino. Hindi, tsaka maganda, Yangtze River ba yun, yung kanila, yung pinagagalingan ng tubig nila? Ang sa Vietnam ay ang Mekong River. Ah, Mekong pala, Mekong River. So wala sila masyadong problema dahil hindi naman apektado, hindi naman yata basta-basta nadutuyo itong Mekong River na ito eh. Yeah, kasi ang Vietnam at Thailand, magkapareho sila, mga 50-60% rice yan. Uh-huh. Dito sa Pilipinas eh, hindi lumalapas ng 30% rice. Uh-huh. Okay, kung ang pag-uusapan natin Pilipinas, Doc, ano ang impact ho nito? Kasi ang sinasabi nila talagang although dito sa Central Luzon dahil sa pananalasa Lilando, medyo matindi talaga yung nangyaring pagbagsak ng ating inaasahang harvest, ano? So sa pangkalahatan, with the impact of El Nino, itong strong El Nino, kumusta ho, ano projection ho ng IRRI?
Okay, dalawang bagay yan, dalawang punto. Ang unang punto ho ay tinitingnan natin yung lumalabas na forecast na ginagawa ng ating PAGASA. Mm-hmm. At ang sinasabi ng PAGASA ay so far, ang mga probinsya na apektado ng drought sa ating bansa ay Camarines Norte at Sarangani. Sarangani, aha. Doon lang grabe. Eh, yung Camarines Norte at saka Sarangani, hindi naman gaano kalaki. Major rice producer. Tinatanim nilang production. Uh-huh. Ang ikalawa, yung apektado ng Typhoon Lando, ito ang grabe talaga. Mm-hmm. Kasi natamaan ang Central Luzon at saka ang Cagayan Valley. Mm-hmm. Ang estimate ng kagawaran ng pagsasaka sa mga nasalantang rice fields ay humigit kumulang 1.5 million hectares. Wow! So, sa 1.5 million hectares na yon ay humigit kumulang ang estimate ng bigas na naapekto ay mga 700,000 metric tons yan. Uh-huh. So, hindi pa natin sigurado kasi meron pang harvest na nangyayari. Mm-hmm. Siguro bababa naman yan, arinawa. At makikita natin ang ultimate effect yan pagdating ang Pasko at tignan natin kung ano mangyayari sa presyo. Uh-huh. Pero, isa ko sa mga major concerns talaga natin ang El Nino, kakulangan ng tubig, ano? At inaasahan nga nila na ito po ay magtatagal pa. Pero, hindi lang kasi kakulangan ng tubig ang dala ho ng global warming, ano ha? Pag-increase din ng salinity ng ating katubigan, yung saltwater intrusion. Anong intervention po ang ginagawa ngayon ng IRRI? Ito na ho yung mga long-term na challenges na inaarap natin, hindi lamang sa taon na to, pero sa mga darating na 5, 10, 15 years. Mm-hmm. Ito yung climate change impact na nakikita natin sa flooding, sa pagtaas ng temperatura, sa ginit, ang salinity at saka drought na rin yan. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa naming research dito sa IRRI ay yung mga rice varieties that can withstand climate change. Okay. Yan ba ay sinusubukan ng itanim dito sa Pilipinas? Opo. Meron akong mga varieties na lumabas na at ini-distribute na ho ng ating Philippine Rice Research Institute, PhilRice. What about yung sa Bangladesh? Kumusta ho sila doon? Of course, ang mga programa ng IRRI ay worldwide at malaki yung programa din natin sa Bangladesh, sa Indonesia, sa India at meron na rin lumalaki programa sa China. Mm-hmm. Ang Bangladesh ay importante kasi talagang dependent ho ang populasyon nila sa rice not only as a commodity to produce, pero as a food. Uh-huh. Kaya ang nutrition nila ay apektado rin ng rice production. Pero karamihan ng variety na tinatanim nila nanggagaling dyan sa IRRI? Kalahati. Lahat ng varieties na itinatanim sa buong Asia ay nanggaling ho sa IRRI. Nanggagaling sa IRRI. Dok, matanong ko lang, ilan ho ang Filipino scientist dyan ho sa IRRI? Mga Filipino scientist, well, ang staff ng IRRI po ay humigit kumulang mga 1,400. Okay. At mga 1,100, Pinoy lahat yan. Kita ho ninyo, ganyang kagagaling ang Pinoy, ano ha? Pinapakain natin ang buong mundo. Ang buong Southeast Asia dahil ho sa dalumhasa, sa expertise ng mga Filipino scientist dyan sa IRRI. Dok, pahabol ko lang. Yung golden rice, kumusta na po ito? Yung golden rice ay yung research na ginagawa natin ay tinutuloy natin. Mm-hmm. At we are careful to make sure na best quality, top-notch, world-class science yan. Kasi alam nating controversial nga ng konti. Mm-hmm. At ang main purpose ng golden rice ay tulungan natin lahat ng ating mga populasyon, mga bata at saka lactating mothers na magkaroon ng sapat na nutrition habang kumakain sila ng bigas na paborito nila. Mm-hmm. Kasi karamihan sa mga Asia, of course, staple food ang bigas. So we want to make sure na yung bigas na yan ay nutritious. Uh-uh. So hindi kahit